Hi, I'm Ben, and welcome back to my channel! Okay, so ngayon, pag-usapan natin yung favorite yung film camera. And nag-iisa akong film camera at the moment. Pero hindi siya yung first film camera ko, kaya nasabi ko na siya yung aking first favorite. Siya ang aking favorite film camera. Okay, so ito siya. Bruh. So yun ang ito pala. Ang Canon EOS 7 film camera. So bakit ko nasabi na ito yung favorite kong film camera sa lahat ng na-try ko? Kasi pala, ang una kong na-try is Yashica J7 na nabili ko sa Quiapo, kasi gusto ko, naisipan ko lang na gusto ko mag-try mag-shoot ng film. Then, yun, after, binenta ko siya, tapos after ilang years, 2 years ata, nag-decide ako na gusto kong mag-shoot ng film na talaga, ng maayos, kaya nag-invest ako sa maayos na film camera. Yun yung Nikon FG na may 50mm 1.4 AI lens. Tapos bumili rin ako kasi gusto kong mag-try ng point and shoot. I mean yung J7 tsaka yung FG pala, pare silang SLR na film camera. Tapos nag-try ako mag point and shoot. Yung Nikon, basta lalaki ko na lang yung picture dyan. Ayun, tapos hanggang sa yung FG ko, tinrade ko para dito. Kasi nakita ko to sa carousel na binibenta ko yung, actually medyo lugi ako ng 2000 nata. Pero inayaan ko na lang kasi gusto ko talagang matry ito. Ito, or EOS 5. Pero kasi, sobrang hirap maghanap ng good condition ng EOS 5 that time. Ewan ko kung bakit, siguro. Ewan ko, basta mahirap siya. Tapos ayun, hawak ko na siya ngayon. So bakit nga ba, hindi ko natuloy, nakuwento ko lang paano ko nagsimula mag-shoot ng film. Okay, ba't ko nga ba ito napili? So, napili ko siya, and kaya ko siya gusto i-try kasi gusto mo matry yung film camera na nagtitake ng EF lenses ng Canon. Kasi nga, since Canon shooter ako, yung mga lente ako pang, ano tawag dito? Pang SLR. DSLR na pwede dito. Tulad na itong, wait. Itong 50mm 1.8 STM ng Canon. Ayan. Yung mga gantong lente, pang digital to. Ito yung mga nakikita nyo madalas gear kahit ng mga photographer. Pwede mo siyang gamitin sa film camera na to. Pwede. O, diba? Tada! Ngayon, nag-take siya ng EF lenses. Kaya ako siya, tapos may autofocus din siya, kaya mas okay. Wait lang, pakinggan natin. Pwede. Ay, naka-manual pa na. Bulak talaga. Yun. Hirap siya mag-focus. Kasi black lang yung pinipicture ko. Pero ito, pakinggan nyo. Kahit pa paano, medyo mabilis na rin siya. Kung iisipin nyo na film camera lang to, diba, kahit pa paano, mabilis na yung AF niya. Meron siyang 1, 2, 7 AF points. No, kunti lang siya kasi itong camera ko, ewan ko, 49 AF points ata yan. Pero syempre, isipin nyo naman na DSLR na yan. Ito, jamin! Sobrang solid na ito. Tapos, ayun, meron din siyang, ayun ko siyang gawing camera review. So, yung mga points na lang na gusto ko. Yung meron din siya iba't ibang settings. Gusto ko lang sabihin na mode yun, hindi settings. Sulat ng camera, yung aperture priority, manual, program, sa shutter priority. Yun kasi madalas kong ginagamit na lang yung aperture priority. Kaya pag nag-shoot ako ng streets or pag tinatamad ako mag-expose. I'm so sorry, tamad ako. Ayun, tas yung battery neto is CR, oh, kalimutan ko. Basta dito siya eh. Ito oh. CR123A. Pero ito, since may battery grip po siya na nabili, plus extra points. Ah, napakaswerte ko nakuha ko may battery grip. Na double A lang, apat na double A. So, malaking tulong na may battery grip kasi pwede mo siyang gamitin ng double A. Pero bumili rin ako nito para in case na nag-shoot ako. Tapos,
tinamad akong dalang double A. Basta, wait, nababay nga. Oh, 1, 2, 3! Ah, bless me, Father, for I am sin. Wait, sisinga tayo. Okay, I'm back. Saan tayo tapos? Ayan, sa battery. Bumili ko, just in case lang. Nakailanganin ko siya. At least, meron ako dyan. Siyempre, meron din tayong double A dito na mumahin lang. Okay, yun. Yun yung mga features na nagustuhan ko sa kanya. Kaya ako siya binili. Tin Raid. nakalimutan ko rin pala sabihin na kaya ako nag-switch dito kasi ang mata ko, sobrang bobo mag-focus sa manual. Nung nag-cut FG ako, siguro 3 out of 24 shots ko, 3 to 5 shots ko, out of focus, sobrang bobo ko talaga. Lalo na pag naka-stop down sa 1.4, Diyos ko po, sobrang wala. Kaya tas ito, as in wala, isa lang. Isa lang yung di ko na-focus kasi gumagalaw siya, tas yung focusing, ano tawag dito? Basta naka-ano, ano tawag dun? Yung focusing shocks you. Kung naka-one shot lang, so hindi siya pwede sa mga gumagalaw ng subject. Kaya yun, auto-focus. Pero yun lang yun, tas user error ba? So, sobrang solid ng AF nito. Yun lang, share ko lang. Okay, next topic. Okay yun, so pag-usapan naman natin yung image quality na tong lente na to. Ay, lente. Itong camera na to. So, itong mga ipapakita ko sa inyo, syempre, gamit ko EOS 7, 51.8 STM ng Canon, tapos Fuji Superior 400 dada to. Kasi nag-cut lahat. Fuji, kasi yung time na yun, wala akong mahalap na ultra na mura. Ang mamahal na mga nakikita ko. Eh, dapat may range lang tayo ng spy para medyo sulit sa budget. And Ultramax, wala rin akong makita. Kaya naka-Superior 400 ako nun. So ito, yan mga makikita yung flash natin. 1, 2, 3, go! So yung mga nakita nyo pictures, yun yung mga na-shot ko dito. So inabutan ako ng quarantine nung try ko to. Aha! Yung kaya lahat yun, indoor shots lang. Mga picture ng pinsan ko, ng nanay kong nagtitinga, si Axel, nag-shoot kami ng para short film ko, tapos mga kung ano nung gamit dito. Tapos yun, I mean sobrang sharp niya. Kasi kung titignan mo, sabi ko nga nakita ni Axel yung pictures. Sabi niya parang hindi daw kuha ng film. Pero nandun yung film look kasi sobrang sharp niya at sobrang ganda ng quality nung camera or baka yung film din maganda. Pero yung maraming kasing factors pero para sa akin sobrang ganda niya, sobrang solid nung image quality kasi sobrang sharp yung focusing, sobrang accurate. At pero advice ko lang na sana center point lang ilapit yung gamitin kung bibili kayo nito para sure na nandun talaga siya. Tapos focus recompose na lang yung pak-pak, yun. Yun, sobrang sharp kasi sobrang solid na ana to the point na ayaw ko na siyang pakawalan. Though binenta ko siya last month ata. Kasi nga, yung mga nakikita akong lente pang digital na sobrang mura, sobrang bagsak presyo. Tapos, sobrang laking tulong kung ibenta ko siya. Pero ngayon, ayaw ko na siya ibenta. Dinilit ko na yung post. Bahala kayo dyan. Kaya sobrang solid na to. And kung magpapalit man ako, EOS 5 lang. Yun lang ipapalit ko. Yun lang, kung may makalimutan man ako, PM nyo na lang ako kung may tanong kayo. So yun, nire-recommend kayo, bumili kayo nito as in sobrang solid. Kung may makikita kayong mura lang, and may battery grip, mas better. Ayun, sobrang solid, grabe. Sobrang mahal na mahal ko to. And gagamitin ko siya bukas, kasi birthday ang lola ko. Ayun lang, bye-bye. Thank you sa pagnood. Eh, bye-bye. Wala akong intro, wala akong outro. Bala kayo dyan. Bye-bye, paalam. Ba't ba ako nag-jacket? Diyos ko po.